guys, ayoko na sana itong ano, ayoko na sana magsalita tungkol dito sa issue ni Idol Rapid Tulpo. Kaso lang tuwing mapanood ko yung mga nagko-comment nga tungkol doon sa mga unang video niya na nagbilang nga siya ng 1, 2, 3 hanggang 10 months, na 10 months na lang daw. Tapos may binabanggit niya doon guys na 42 million versus 16 million nga na buto ng ating Pangulo. So, maraming nag-react doon na talagang wala siyang ibang pinahagingan doon kundi ng ating Pangulo. So, ngayon naman guys, idol ko pa naman to si, talagang idol ko to si Idol Rapi. Kahit sa mga member ko sa Federation, puro Rapi-Rapi ang nabibig nila kung mga problema. Pilapit ako kay Rapi Tulpo. So, million kaya million nga nasubscribe ito. Dahil talagang idol to si Idol Rapi. Kaso lang, hinintay ko lang yung sagot nga ni Idol Rapi doon sa mga ibang vloggers na nagsabi laban sa kanya na doon sa unang video niya na binilangan niya ng 10 months. Hinintay ko yung sagot ni Idol. Pero iba ang sagot ni Idol. Ang iba na po ang sagot niya. Hindi na daw ano yung 42 million naging 36 million. So ito guys, panoorin niyo ang paliwanag ni Idol Rapi doon sa mga vlogger na bumabanat sa kanya. Pakinggan po natin guys. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yon. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yon? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Na which, kinurek ko naman agad the following segment. Ano yung ano, Idol? Kasi maraming netizens na curious. Oh. Ano daw yung 14 million and 60 million? Ah, actually, hindi 14 million. 36 million yung subscribers ng ABS-CBN. Mm. Kunyari lang, butuhan, referendum. Bubuksan ba ang ABS-CBN o hindi? Doon magka-clash yung 36 million subscribers ng ABS-CBN versus 16 million na voters na bumoto kay President Duterte. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa ng nasabing network. Kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN, magka-clash. Yun po ang sinabi ko. So yun nga guys, narinig niyo mga sinasabi. Sagot ni Idol Rapi na yung nabago na yung 42 million daw na subscriber ay subscriber ng ABS-CBN, 42 million. Kung halimbawa raw ang magkaroon ng butuhan, pero hindi na pala 42 million, naging 36 million na lang pala yung subscriber ng ABS-CBN. Kung halimbawa raw magkabutuhan, kung ibalik ang ABS-CBN, so lamang araw yung 36 million na subscriber kumpara sa 16 million. So, kaya nga gaya doon sa mga salita ni Idol Rapi, kayo na pong humusga, kung siya po yung nagsabi ng tama, sinabi niyang tama o hindi tama ang kanyang mga sinasabi, lalo-lalo na sa unang video. Kumpara niyo yung unang video niya sa pangalawang video. Kaya nga sabi nga riyan, tinawagan daw sa kanyang kaibigan. May abogado pang araw na tumatawag sa kanya at naghingi naman daw siya ng apologize dun sa kanyang mga kaibigan at saka yung abogado na sinasabi na close pa daw ni Pangulong Duterte. At isa pa guys, sinasabi niya na huwag na kayo magpakalat ng fake news. So, sabi niya fake news. So guys, ayoko na magkomento po guys.
Kaya na pong humusga sa kanyang mga sinasabi sa unang video at sa pangalawang video. Ako'y nalulungkot din kasi si Idol Rapi naman, talagang idol ko yan. Eh, hindi lang ako nag-idol yan, kaya maraming subscriber rin, million. Kaya marami talagang nag-subscribe yan dahil maraming nag-idol sa kanya. Dahil sa matulungin nga, marami siya natutulungan. So, kaya sinasabi niya, doon sa siya, last words niya sa kanyang video, na wag na daw kayong magpakalat pa ng fake news. So, kayo na pong bahala guys, na magbalanse, magtimbang-timbang sa mga unang video at sa kanyang pangalawang video na sagot doon sa mga bumabanat sa kanyang mga vloggers. So, yan lang po sa akin guys. Kayo na pong bahalang magtimbang at ito pa yung karugtong na video na mapunod nyo mula sa ating Idol Rapi. Kayo na pong bahala guys na magbalanse, timbangin nyo kung ano ang masasabi rin po nyo dito sa kanyang sagot sa mga video ito. Now, this weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin na bulabog po sila. Meron akong dating classmates, in fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan, I think apat ata o lima. Lima ata sa kanila ang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado na best friend ko na nabulabog. So nagpaliwanag ako sa kanila, these people are certified diehard Duterte supporters and nagtampo sila sa akin. And I explained to them, mga pare ko, misinformation po yan, mga nabasa nyo sa social media. Ito yung totoong nangyari. At ito yung totoo kong sinabi. At ito yung totoong totoo. And after I explained to them, and I apologized to them, and I told them, sorry kung kayo ay nakasagap ng misinformation, I apologize to you. At matapos ko masabi yun, naintindihan nila, then they said, okay. And then they move on. And lastly, listen to this. I mean no disrespect sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. Dahil isa po ako doon sa 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte noong 2016 elections. In fact, ito pong mikropong ito, dito po sa Wanted sa Radyo, kinampanya ko po si Pangulong Duterte. I did. At marami po nakakaalam yan. So no disrespect doon po sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. At sana huwag na ho tayo magpakalat ng fake news para sa kabubuti po ng ating bayan. Period. And that's my last statement.